Hi, good afternoon, tita. So once again, nandito na naman tayo. Okay. Oh. So ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin is ang isa na namang nanalong kandidato mo. So how was the feeling na nanalo yung isa sa mga kandidato mo din? Actually, dalawa sa kandidatong talagang inaay mo, sinuportahan. Ito ang saya. Saka ano ha, sinimba ko yan ha. Talagang ulang na lang eh, kumain ako ng ilaw na manok para manalo yan. So ayun, so ang pag-uusapan natin ngayon ay yung isa, eh, dahil ikaw ay isa sa number one avid fan niya at ikaw ang isa sa number one supporters ng ating number one councilor-elect na si Councilor Kiko Rusia. So tell us more about your ano, your support, kung paano nagsimula yung pagsuporta mo sa kanya bilang isang kandidato. So kailan ba ito nagsimula at paano ka naniwala sa kakayahan niya bilang isang public servant? Tumakbo siya 2016. So hindi ko pa siya masyadong kilala. So naririnig ko lang. Tapos 2019, nung dito malapit lang sa amin, nagkoko sila, nakita ko na siya. Mm-mm. Tapos sabi ko, pangalawang try niyang kumandidato. Sabi ko, okay naman to. Sabi ko, saka willing siya, try and try until you succeed. Mm-hmm. Sabi ko, boboto ko ulit. So isa na lang naman eh, isa na lang, konti na lang. Eh hindi pa pumasok. Yung determination niya rin na manalo, na may gusto siyang patunayan, kaya lang hindi pa siguro niya time, kaya hindi pinalad. So, nung itong 2022, sabi sa akin, hindi pa siya nagpa-file. May friend kasi ko. Friend din nila. Because, sabi niya, Mayet, baka pwedeng magpakilala si Consi Tico. Sabi ko, okay, sige, ayusin ko lang yung date. Ako pa nag-ayos eh. No? Sabi ko, gusto ko yung walang sagabal, yung okay lang sa mga anak ko. So, December, ay hindi, bago pa yun, November, nagpa-record trip ako. Para nagsabi lang ako na, so ay candy para sa mga bata, nagpadala sila. Tapos, sabi ko, sige, December, bakasyon, mag-focus tayo. Siya ang unang-una kong pinapasok dito na mag-focus. Actually, dalawa lang yan. Mm-mm. Kasi ayoko magpapasok na yung isa ko, pang candidates na independent din. Ayoko magpapasok na hindi ko i-endorse yung papapasukin ko lang. Ganun ako sumuport na todo. Isad ko yun. Alam mo, yun ang first time ko siya talaga na-meet. Nakasilip na pala siya. Tapos ayun, dumating siya. Malaki naman pa ako. Tapos yun lang, yun lang kami first. Tapos dire-diretso na yun. Parang pag nagkita kami, normal na tita, ganon. Tapos yung misis niya, nung mamit ko, mami tawag. Ano sila, makikita mo naman eh kung ano, totoong tao sila. Ah, kumbaga very, very down to earth talaga sila. Oo, kahit sabi mong medyo angat sa buhay. Mm-hmm. Down to earth. Mm-hmm. Hindi ko nga alam yung mga kung nag-born to be wild or ganon. Oo, narinig ko pero hindi ko siya nakikita na gano'n, nung mabiyo ko lang ngayon sa gorgeous ko, sabi ko, ganito pala kabayat to, sabi ko, tumaba na lang. Kasi lagi yun ang sinasabi niya, tumaba na siya. So, hindi mo pala siya kilala pa yung pinaka buhay niya noon? Hindi talaga. Hindi ko alam kung ilan sila magkapatid, saan sila siya nag-aral, gano'n. Nung ma-meet ko siya, makikita mo naman sa tao na kung totoo or kailangan mo na makipag-usap. Mm-mm. Eh ako kasi, ano ko, kita mo naman, diretso ako magsalita. Pag ayaw ko sa'yo, ayaw ko sa'yo. Mm-mm. O yun, dire-diretso na. Tapos yung pag-suporta namin sa kanya, buong giting. Pero syempre, sa buong giting, may favorite ka. So siya yung favorite mo sa giting. Oo, saka ang patawagin namin siya ng mga, may group kasi, may group.
bunso. Bunso, ewan ko nga kung bakit bunso, ang laki-laki, baby, ano na siya eh, damulag na nga eh. Pero, napaka ano niya, napaka, pag nakita ka, kumakayakap, haitita, ganon. Basta parang barkada, ganon. Parang ano siya, matagal mo nang kakilala. Mm-hmm. Yun siguro ang isang nagustuhan namin sa kanya. Pero yung pagsuporta mo talaga sa kanya, umabot pa sa punto na pumunta ka ng Quiapo, di ba? Yes, oo naman. Pumunta ka. Bakit mo naisipan na pumunta sa Quiapo tapos dalhin doon yung kanyang tarpaulin? Paano ano? Paano pumasok sa isipan mo yun na, oh, I guess it's about time and this gonna be the last na talagang ipagpe-pray mo siya? Paano dumating sa, nag-come up yung ganong idea na pumunta ka ng Quiapo tapos dalhin yung tarpaulin and ipag-pray siya? As in, talagang ganon nakalala support mo sa kanya, no? Paano? Tell us more about yung sa scenario na yun. Paano dumating sa isip mo? Kasi yung iba kasing mga tao is parang pinapakita lang yung support nila just to be there kung saan man pumunta yung ano. Pero ikaw, para pumunta pa sa Quiapo at dalhin yung tarpaulin niya. Paano yun? Kasi yung pinsan ko, sabi ko, pupunta akong Quiapo. Sasama ka ba? Kasi every year talaga nagpupunta ako ng Quiapo. So nagka-pandemic, ilang taon ako hindi nagpunta. Sabi ko, panata namin talaga yon. Kahit noon pa, kahit hindi makaabot ng visa, maka-alikman, makiganon. Sabi ko, eto, todo na to. Sabi ko, galing ko na si Mayor, saka si Consi, sabi ko, Consi Kiko, dadalik ko na doon. Kasama ko yung pinsan ko. Sabi ng pinsan ko, samahan kita. Kailangan ko na magpipicture sa akin. Sabi ko gano'n. Dala ko talaga yun. Sabi ko sa anak ko, dadalik kong Quiapo ito. Ma, huwag mo ilaladlad sa loob ng Quiapo. Bawal yun. Ah, ganun ba? Di sa labas na lang ka ako, pero isisimba ko sila. Hindi ko man sila mabitbit. In person, bitbitin ko sila ay sa Tarkman lang. Wala, yun lang. Dinala ko talagang kung makikita mo, sabi sa'yo, kay Mayor, ano pa ako eh, sure na ako eh, dito sabi ko, todo na to, gagawin ko na lahat. Sabi sa'yo, kahit tumulay ng alambre na, todo na, ganun sumuporta. Tapos di sabi ko, di, sinimba namin talagang, alam mo, may pulis sa likod namin, may kubol doon, sabi ko, mukhang mga huli ko, sabi ko sa pinsan ko, oh, isang naglada, bilis ha, talagang, para maipakita ko lang, ewan ko ano nung pinaggagawin ko. Oo, talaga nag-take ka na talaga ng risk noon. Risk na yun. Sabi ko, todo na to. Mm-hmm. Pag hindi pa nanalo to, ewan ko kung baka manawag na puntahan ko o kung saan na ang tipolo yan. Nalaman naman ni Kon si Kiko na ginawa mo yan. Nakarating naman sa kanya. Oo. Ewan ko kung natatawa or basta ano siya, mami, thank you, gano'n. Kita o, sige, gano'n. So, wala yun, talagang gano'n ako. Natural ko to. Yung iba na may misinterpret na lang siguro ng suplada or gano'n. Oh, yes. Mukha lang talaga. Pero suplada talaga. Ay, hindi. So, tita, katulad nung ito na ginawa mong tarpaulin ni Mayor Vico, ay pinagawan mo rin pala siya ng sarili mong tarpaulin. Mm-hmm. So, bakit naman ganito yung itsura ng tarpaulin ni, ano, ni Konti Kiko? Actually, dalawa yan. Pero ito, favorite ko talaga. Oh, yan talagang part na yan. Meron pang isa kasi. Bukod dyan, may isa pa akong gusto. Yung nakasombrero siya na pirates. Kaya lang, ayaw naman manugang ko. Mami, hindi pwede. Masyado ng critical eh. Tawag niya. Tapos yung isa, gusto ko kasi before and after. So, ito yung before. Yung after niya, yung talagang Medyo formal. Formal na. Mm-hmm. Tumingin niya ako sa Google. Google na naman lola mo. Smiyo. Ang mga nakikita ko, puro siya mga topless. Topless. Yung ano, naka-burles ba yun? Pang show, kumbaga pang showbiz. Oo, yung mga pictures ko, na nakikita mo sa kanya. Hindi pwede ito, sabi ko. Kailangan before and after. So, total friend ko naman sa FB, si Cam, kumuha ko ng picture ng kinasal sila. Mm-mm. So, pina-edit ko naman. Pina-edit. Ang nag-edit lang yan, yung manugang ko. Kasi busy na yung mga anak ko. So, ano yun na yun? Pinagawa ko yun bago sila mag-focus sa kalawaan. Mm-mm. Kasi, di ba sabi ko naman sa'yo, hindi ko i-display ang ano nang wala. Mga pirma nila. Hindi ko talaga. So,
kasi hintay ko nung mas malapit si Mayor, sugod na naman ang grupo ng pagiging namin. Sabi ko, punta tayo. Yun, pinapirmahan ko. Tapos tuwan-tuwa siya, may mga picture din kami. So ngayon pala, may mga pirma na pala itong dalawang to. Ayan, oh, may... si Mayor to, pati si Bossing, may pirma yan. So yun, so eto naman ang aking pang, siguro panghuling tanong ko na ito sa'yo. So, how was the feeling na malaman mo yung resulta na number one sa District 1 Councilor si Councilor-elect na Kiko Rusa at nakakuha pa siya ng botong 80,136 to be exact. So, kamusta yung ano, kamusta yung pakiramdam na yung sinusuportahan mong kandidato ay ano, nag number one pa at nakakuha ng pinakamataas na boto? Ang saya-saya kasi sabi ko nga ba, landslide. The awards bakang dating, panalo na, parang Miss Universe. Sabi ko, eto na ito, sabi ko. So, wag, sabi ko nga, wag niyang sayangin ang tiwala na inagkaloob ng tagapasi sa kanya. Ipakita niya na talagang deserving siya. Yun lang, saka huwag siya magbabago. Mm-hmm. Yun lang naman sinabi ko. Pag medyo nagbago, kukurutin ko siya, kakaalalahan. Ayan, so ano po ang gusto mong sabihin sa kanya pa personally, kay Consi Kiko? Huwag ka makakalimot. Kilala mo ko naman, andito lang ako. So, lagi kita susuportahan, sabi ko sa iyo eh. Malay mo, ako ang lucky charm mo. Okay, thank you, Tita. Grabe, grabe inspiring yung... Iba din kasi talaga tayo pag nagbibigay ng suporta talaga sa mga ano natin, oh. Saka first time kong ginawa ito, minsan sasabihin ng anak ko, Mami, kaalis mo lang, alis ka na mo. Oo, hayaan niyo na ako. Nag-i-enjoy ako. Pag hindi ako nag-i-enjoy, mananahimik ako dito. Ine-enjoy ko na lang yung sarili ko. Natutuwa naman ako. Kaya lang, nangitim ako pala. Pero, worth it naman yung pato. Panalo lahat sila. Congrats, may bunso. Sa magbabago, alam na, dito lang ako. Kayong grupo ko, shout out daw sa grupo ko, Bangenge, saka Batch 86, Arellano. Pero hindi ako 86 simula doon. Yun lang, hi, bye-bye.